Okay, back to the project tayo. So, makikita nyo, kinalasan natin yung stabilizer link bushings. Ayan. Dahil gato na, biyak-biyak na. 1978 pa yata ito, kaibigan. Ayan. Para hindi mag-cause ng lagutok. Kasi pag nadurog yan, yan yung mga nagkukause ng mga lagutok sa pangilalim. Tapos, na-drain na rin natin yung langis, na-drain na natin yung radiator. Ito nga pala, yan, di ba corroded na yan, no? May mga corrosion, no? Pwede mo yung gamitan ng watermax remover ng EasyWorks para mawala yung mga dumi na yan at bumalik yung pagka-chrome niya. Pwede mo itong subukan sa mga chrome parts. Next gagawin natin dito ay, yata yung may gunting, tatanggalin na natin yung mga seat cover. Pwede na yata itong hindi i-upholster ya para makatipid din tayo, no? Ganda, oh. Degreaser lang natin yan. EasyWorks degreaser. Tapos, patutuin sa araw. Vacuum. Okay na yan. Eh, no? Buo siya, oh. Nice. O, yun ang dahilan ng iba kung ba't sila nagsisit cover. Kasi nga, pinapreserve nila yung kanilang original na fabric. Ayan, oh. Tapos yung dashboard may cover. Pag inalis natin, yeah, medyo may konting cracks na. Siguro gagawin natin dyan, black leather na papahapitan natin yan, dashboard na yan. Ito, kamusta manibela? Ay, classic si Tito. Old school, mamen. Classic, oh. Ay, balot. Eh alam, malagkit na inzen. Alta na natin yan. Ang payat niya na malaki, oh. Sarap hawakan. Ang payat lang. Pero ang laki ng bilog. Para hindi mabigat din yung manibela, kaya malalaki yung bilog. Sa likod, ito yung air filter. So, dito na muna yan. The golden air filter. Ayan, oh, buo pa yung back seat. Isipin nyo, driver seat nga, buo eh. Pwede pa to, insen. Ayun, oh. May armrest pa pala sa gitna. Yan. Ito, pwedeng higaan ng mga mechanics natin pag naggagawa sila doon sa shop. Ayun, oh. Pwede. Ang ganda pa. Carpet. Pati carpet, oh. Pwede. Labhan na lang to. Yan, yung mga laleteruhin, yung mga ganyan, oh. Ayan, madali yan. Sa latero, basic lang yan. Tsaka ito, konting kalaw. Pero hindi siya butas. Hindi siya butas. Sarap nito i-scrape. Sa brakes, okay na. Nalinis na natin lahat. Huwag kayo magtaka kung ba't kinakalawang kasi ganyan talaga. Pag niliha mo yan, nabasa ng konti ng hamog, kakalawang yan. Pero pag umandar yan, linis niyan agad. Kaya yung mga may concern sa braking, yung pag-unang andar daw, eh, natunog. Okay lang yun. Kasi may kalawang pa yun. Tapos lilinisin yan yung brake pad pag ikot ninyo. Ang ganda. Ayan, oh. Pwede na to. Bahala ko nga kung hindi all black, all white yung interior. Pwede, white na corduroy, no? Ganda niyan, classic yan. Alala ko yung mga kotse dati, yung galant namin, ganun, eh. O, ayan na kagad ang interior. Nagbago na. O, diba? Lumiwanag tignan. So, may nagsuggest sa atin, huwag na daw palta ng makina. Gawin na lang daw, ano, 18R yung ating transmission na 5-speed. So, maganda rin yung 18R. High-speed yung transmission na yun. May ganun yung crown ko dati, naka 5-speed yun. Pwede rin. Tignan natin, maganda pa naman yung makina. I-re-refresh lang natin, palit tayo ng mga bagong seals. Valve seal, mga oil seal. Yan, change oil natin. Para gumanda lalo yung condition. Overhaul tayo ng carburetor, spark plugs, high tension wire. Yan. Ito nga pala yung isa sa binabala kong mags na ikabit. Oh. Yung sa Venza. Ega. Yan. Oh. Okay ba? Bagay ba yung mags? Size 20 yan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Bababa pa yan. Naka-jack pa yan eh.
Pero pag lumapag yan, ang ganda siguro niya, hanggang dito yan. Size 20. Yan. Comment nyo kung sa tingin nyo okay. Magsusukat din tayo ng iba-ibang mugs natin para makita kung bagay. May sinukat ako size 18, medyo bitin konti eh. Busy na kasi sa talyer, kaya hindi na siya nagagawa. Dati, laging ganito ginagawa ko. Bibili ako ng sasakyan, tapos ayusin, papagandahin, lahat ng problema sa kondisyon, kailangan nakakondisyon. Kasi yun din yung ginagamit ko everyday. Kaya hindi pwede na wala sa kondisyon yung binibenta ko. Nung time na nagbabayan sila ko, pa isa-isang kotse lang naman yung kaya ko nung bilhin. So, dapat talaga, kondisyon kahit saan ko dalhin, hindi titiri. Kaya yung nagiging buyer nun, eh, masaya din siya kasi talagang pang daily ko yun. Eh. Hindi yun yung ano, naka-display lang. Gagamitin lang siya pag ibibenta na. Kaya yung kalasin ko. Pa-chrome natin. Para bagay dito. Mga tornilyo, ibabalik nyo kung saan yung hinugot para hindi ma-misplace. Yan, buti, buo pa to. Ito yung mga medyo mahirap na hanapin. Gagaya nito, basan. Pero may kaibigan tayo sa Retro Ride South. Si Pops James. Kaya niya buuin daw to. Yung mga butas na taillight, yung mga sinaunang taillight na wala na mabilan. Parang ang ginagawa niya, dinudurog niya yung mga spare niya na ibang model. Tapos yung mga pira-piraso, inidikit niya doon sa butas, tapos mabubuo niya yung. Parang puzzle. Galing, di ba? Galing ang skill niyan, si Pops James. Shoutout sa'yo. Sa mga luma, matututo ka talaga magkalito. Kasi masarap din yung minsan, hindi mo lang ibinabayad yung pagbubuo mo ng kotse. Sarap yung ikaw din yung gumagawa minsan. Para alam mo mismo kung ano yung mga nangyayari sa kotse. Pero syempre, kung wala ka skill, ay lang. Ibayad mo na lang. O kaya kung busy kang tao, di ba? Wala naman masama doon. Sa akin lang, iba yung feeling pag yung ikaw yung nagkagawa. Pero hindi lahat pwede doon. Kasi nga, yung skill, yung oras, yan yung mga kinoconsider pag nagbibuild ka ng mga lumang sasakyan. Gaya ko, hindi ko na ito ma-everyday kasi may shop na eh. Busy na. Minsan, nagpapatulong tayo sa mga kasama natin sa talyer para mas mapabilis. Kasi kung mag-isa mo lang gagawin lahat, mahirap din naman. Medyo mag-asos din yung gantong hobby. Ah. Hindi siya, ano, malibang gusto mo lang gamitin, yung hindi mo na i-re-restore, okay lang. Magkano mo nabili, yun na yun. Kukondisyon mo na lang. Pero kung i-re-restore mo sa dating itsura, yung dating kinis, sa paint job pa lang, umaabot na ng mga 50 pataas. Sa bodyworks, yung latero, tsaka paint job, ready na kayo, mga 50 pataas, kung talagang gusto nyo yung pulido. Sa iba naman, tamang hilamos lang, mga 35. Depende kung gano'ng karami lalatiruhin. Dati, mura lang yung mga ganyan. Yung ngayon kasi, nagtaas na lahat. Kaya kailangan din ng mabuhay, syempre, tataasan din nila yung singil nila. Fishball nga, nagtaas. So, ang goal natin, eh, matapos ko ng mabilis. Hindi naman kailangan fully restored yung pang car show talaga na 100%. So, ko nang mabuo to, na maganda siya tingnan yung walang mga bangga, makinis, yung mga walang mga bulok, yun. Pero yung pang car show finish, medyo hindi natin, ano, medyo magastos kasi yun at matagal. Yung talagang perfect dapat. Yun o. Oh. Diba? Pwede buo na. Kukulayan natin to ng itim. Tapos itong mga chrome, watermark remover ng EasyWorks, kaya yan. Mabubuhay yan. Tatanggalin lang natin yung mga rain, mga watermark sa kanya.
May fan pa o para sa aircon. Ayan, may plastic. So, pag nilagyan natin ito ulit ng aircon, yung condenser niya, i-convert natin ng laminated, yung aluminum, para mas mabilis lumamig din. Tapos, manipis lang yun. Hindi siya ganito kakapal. So, space saver din, mas magaan, mas mabilis lumamig. Kaya yung mga modelo, puro aluminum na yung condenser. Kasi nga, mabilis lumamig yun. Dali lang siya palamigin ng fan. Yung mga old school, tanso yung gamit. Although malamig din naman. Kaya lang nga, yun, matagal. Medyo matagal konti. So, i-upgrade natin to kagaya nung sa Sprinter at Starlet. Old school yung itsura, pero yung mga laman sa loob, mga modelo na. Kagaya ng condenser, compressor, electronic power steering. Yung mga brakes, subuhan din natin i-upgrade. Stereo, siyempre, para masaya yung mga bata. Subukan natin lagyan yung touchscreen na medyo bagay naman doon sa dashboard. Pero yung iba, ayaw nila yung ina-upgrade ng ganun. Gusto nila nire-retain yung original na dating ng kotse. Yung 70s yan, kailangan yung radyo mo, yung orig, yung sinauna. Pero ako, hindi naman ako ganun. Resto mode ang ginagawa ko. Restored, modified. So, nire-restore mo yung itsura sa labas, pero yung mga performance parts, minumodify natin para mas makasabay doon sa panahon niya. Halimbawa, yung makina, palitan mo ng mas modelo. Yung power steering, syempre, kagaya nito, original, hindi power steering. Eh, kung gusto mo ipagamit kay Mrs., mabigat. Tapos, papalitan pa natin ng size 20, mabigat yun. So, ang gagawin natin, electronic power steering pa. So, kaya naman natin ginagawang gano'n para magamit natin ng komportable. Okay din yun, para pag nilong drive mo, komportable ka. Ganyan lang naman. Yun lang naman ang dahilan kung ba't natin minomodify. Suspension, syempre, pwede natin mas pagandahin pa yung mga bushings. Gagawin natin. Yung mga ilaw, syempre, malakas sa baterya yan. Sealed type. Although maganda yan, orig pa kasi. So, gagawin natin, LED. Unang-una, mas makikita natin ng malayo yung liwanag. No? Mas makikita natin yung kalsada, safety. Pangalawa, magaan siya sa alternator kasi nga, LED na yung gamit. Eh, apat pa naman yan. So, malaking tulong. Kasi kailangan quality, syempre. Signal lights din, yung mga bulb, pwede natin gawing LED. Para bukod sa matipid siya sa kuryente, kumonsumo, malakas yung signal. Kitang-kita talaga ng mga sasakyan. Pag sumisenyas ka. So, yun yung mga naiisip kong upgrade dito. Yung diesel engine, iniisip ko pa maigi kasi siyempre, mahal din yun. Siguro, abutin din tayo mga 100 plus para maikabit yun dito ng perfect condition. Babago ka ng mounting ng engine, babago ka ng transmission. Siyempre, yung butas nun sa sahig, may iba rin yung pwesto. Alignment sa propeller, balancing. Tapos, yung mga bracket ng aircon, siyempre, lilipat na yun ang pwesto. So, pati yun, apektado. Madami i-consider pag nag-change engine. Ang bala ko sana, bumili ako ng isang buong sasakyan ulit na modelo na kakatayin ko para makuha ko yung makina. Pero, yun nga, pinag-iisipan ko pa kasi okay naman yung makina nito eh. Pupondisyon lang talaga natin. Kaya naman, yung mga kilala ko na ganito, dinadala rin naman nila kung saan saan. Reliable naman kasi yung makina nito, hindi naman siya din talaga yung sakit sa ulo. Once may condition mo, kahit saan mo nadalhin, pwede. Malakas humatak, matulin din naman. So, all around. Yung malakas sa gasolina, even na yon kasi unang-una, 2.0 to. So alam naman natin, pag yung sinabing 2.0, pag ginamit mo yun sa city driving, eh talaga namang medyo matakaw talaga. Pero pag long drive, tsaka yung highway driving, okay yan. Konting piga lang, matulin na. Hindi kagaya ng maliliit na makina, sasagad mo pa yung hapak mo para lang tumulin, makaisandaan. So may advantage at disadvantage din. Ganyan talaga, pipili ka lang.
Yung maliliit naman ang makina, nagpapalaki. Para naman makuha nila yung performance na gusto nila. Uring-uring po. Ito, baka meron kayong alam na mabibilhan. Clearance light. 1978. Toyota Crown. Nagtingin na ako sa Shopee, Lazada, wala na. Butas na, no? Pero mabubuo daw ni Pops James. Tignan natin kung anong magagawa niya rito. Urig-urig, oh. Sipin mo, 1978. Buhay na buhay. Yung kabila, kung hindi kasi nabangga, buhay pa to. Eh wala, nabangga eh. Urig-urig, Europe. Japan. Ano ba talaga, no? Europe or Japan? Hindi, yung bumbilya yan. Pag nasa Europe, ito yung watch na gagamitin mo. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun. 12 volts, 5 watts. Pag nasa Japan ka, you know, 12 volts, 5 watts. Pag nasa Japan ka, 12 volts, tapos, 3 to 4 watts. So, may ganun pa sila, no? Dito naman sa signal light, ganun din. Pag nasa Europe, 12 volts, 5 watts. Pag yun nasa Japan, 12 volts, 8 watts lang. Eh, ganun pa sila, no? Para siguro hindi nakakasilaw. Ewan ko lang ngayon kung nag-apply pa din yung ganun. Sige. Ewan ko rin kung tama yung explanation ko kung bakit may Japan nakasulat na specs at saka yung Europe specs. Pero may nagkwento kasi sa akin nung before na old schooler na matanda. Sabi ganun daw. Iba daw yung specs sa ibang bansa. Pati yung busina, bawal malalakas. Nakalimutan ko kung saan bansa yun. Sabi niya sa akin, parang Korea ba yun? Kaya daw yung mga Korean cars daw, mahina daw busina. Sabi niya, ha? Sabi niya. Pero hindi ako nagsabi nun. Ewan ko lang, confirm nyo na lang kung may alam kayo sa ganun. Kasi may mga bansa na hindi pala busina talaga. Yung mga tao. Ayan yung buo. Yan. Baka mayroon kayo natatabi niyan, ha, mga kaibigan, ha? 1978, 1979 Toyota Crown. Kung may brand new old stock, bibiling ko talaga yun. Kasi para buhay na buhay yung ilaw. Yan kasi nagdadala sa mga lumang sasakyan. Pag buhay na buhay yung mga tail light, signal light, no? Huwag muna natin ito tanggalin. Kasi para pag winashing, diba? Malinis ko yung mga singit-singit ng goma. Pagka-washing, tsaka ko ito kakalisin. Meron lang yung bracket dito. May dalawang tornillo sa gilid. Tapos makukukod na yun ang pula. Yung ilaw, hindi ko pa rin makalas kasi baka i-travel natin to hanggang dun sa paint shop. So, medyo sitahin na kasi pag yung walang ilaw, itatakpo natin. So, ayan, madali lang to kalasin. Madali na yan. Yung grill, pwedeng ilagay muna, tsaka yung flap. Para lang safe ibiyahe. May ilaw pa din, may signal pa din. Wawashingin ko lang muna ito. Ayan, kakalasin na natin yung valve cover. Para ma-scrape na natin at maisingit natin doon sa mga eco-chrome. Hindi pa naman ito aandar, matagal pa. Kaya okay lang. Kukuberan nyo lang yan ng basahan pag ganyan. Para hindi siya madumhan yung mga rocker arm tsaka yung piyesa sa loob. So yung mga na may mga memory sila sa mga ganitong kotse. Natutuwa sila manood nito kasi maaalala nila yung tatay nila, yung lolo nila. Nakita ko kasi sa comment eh. Yung mga ganito daw yung mga first car nila dati. Ibig sabihin mayaman yun guys. Pag ganito kotse mo dati, malupit ka talaga. Alam nila yan, alam ng mga nasa comment section niya. Yeah.
Grabe. Makapet, sir. Makapit. Puro silikon. Ito kasi yung gasket nito, hindi siya basta lang yung parang gasket na normal na goma. Para siyang cork. Makita nyo yan. Kaya kapit na kapit. Para siyang cork. May mga pira-piraso siya. Hahanap tayo ng valve cover gasket nito ngayon. 5R ang makina nito, 2.0. Kamukha ito ng 12R. Yung 12R, 1.6 lang yun. Maliit ng konti. Pag mga corona, pag crown, mas malaki. Pero kamukha din. Ito nga pala ay 8 valves lang to, mga kaibigan. 8 lang. So, mura lang ang valve seal. 8 lang ang bibili mo. Hindi ka gaya ng iba, 16 valves, no? Pag magbabalb, ano ka rin, mag-aasinta barbola ka din, 8 lang. So, konting pyesa lang yung kakalikuti mo. Walang arte-arte. Wala masyadong mga, ano, mga parts. Kaya, pag nag-tune up ka, 8 lang din. Pag 16 bulb, syempre, 16. Ito, 8 lang, i-tune up mo dyan. Kaya, medyo, ano lang, cute lang. Pero matulin din to, ha. Kaya din 100 plus nung sinubukan ko nung nakaraan. Maiksi patakbuhan nun. Sabihin, sa expressway, kayang-kaya. Parang bangka. Ang ganda na suspension, gumagano'n-ganon lang sa lubak. Okay, so nabaklas na natin. Clearance light, grill, yung headlight, cover, yung pinaka-bezel, bumper, mamaya kakalasin natin. Iwawash ko lang muna. Tapos, eto, pwede natin itong i-upgrade na pang Hyundai Starex. Yung high speed talaga. Since maluwag naman dito, kayang-kaya pa yan kahit nga magdalawa tayo. Ito yung pan-Starex. Ito ang binibili talaga ng mga ano yun, nagko-kotse na gusto yung palakasin yung condenser pan. High speed kasi talaga po yan. Ang lakas po niyan. Subukan nyo yung mga naka-Starex. Iba lakas ng condenser pan yan. Alam ng mga nag-aircon shop yan. Yun talaga yung ginagamit nila dito para talaga mapalamig. Kahit nakababad ka sa init, sa traffic, grabe humigop yan. Imagine, original design niya yan, ha? Dalawa talaga. Kaya yung mga Starex, kahit luma yung mga ganyan, ang lalamig ng aircon. So, radiator. Mukhang may konti tayong leakage dito, ah. O dahil sa takip lang. Hindi, sa takip lang. Kasi kung may leak to, wala na tong laman nung time na kinuha natin. Eh, nung kinuha ko to, nakatambak to since 2019, madami pa rin tubig. So, ipapa-overhaul lang natin. Yun yung isa kagandahan sa Tanso. Pwede mo siyang ipa-overhaul. Yung plastic kasi, so yun, pag lumutong na yung takip noon, wala na. Palit ka na ng buo. Itong Tanso, di mo kayang palutongin basta-basta yan. Hinang ka lang ng hinang dyan, kada mabubutasan. Kung gusto mo magmuong bago, spray mo lang ng black. Di ba? Ito. Spray lang din natin ng black. Tapos, ito naman, fuel filter. Wala pang 100 yan. Papalitan natin kasi ayun na yung dumi sa ilalim, no? Kita nyo, may chocolate. Papalta natin yan. Lahat ng hose. Papalta natin lahat ng hose. Ito, na steel brush na natin. Alihinisa na ng gasolina. Papakulayan natin ang super kintab na black or chrome. Kung kaya, chrome para pag-angat, kumikinang-kinang. Ito nga, maganda kung pwede, chrome. Tapos yung air filter, chrome. Kung kaya nga yung hydrovac, i-chrome din natin eh. Para pagbuka, syempre, shiny-shiny, alam mo na, para maganda lang. As itong Bosch na ignition coil, papalta natin yung pangmodelo naman na konti. Kasi nga, hindi match yung resistor niya, kaya yan, may switch yan si Tito dun sa loob. Para kapag hard starting, gagawin niya, bypass na. Wala nang resistor. Tapos pag umistart, tsaka lang pag-aganan yung resistor para hindi manginit yung coil. Mayroon din naman mga coil na built-in na yung resistor sa loob. So, yun ang isa pa natin pwedeng gawin. And then, sa electricals naman, medyo clean naman yung pagkaka-align. Kailangan lang itago yung iba. Aircon, siguro ibahin natin yung linya para magmukhang malinis. Itatago natin. Imagine mo, wala na tong hose na to. Ibababa natin yan dun sa may bandang chassis.
Also, ito papunta sa evaporator, bababa natin ng liko para malinis. High tension wires, mukhang urig-urig pa to. Grabe. Papalitan na natin yan. Yung wire harness, okay naman. Medyo malinis naman. Pwede yan, ibababa natin para tago. Malinis yung firewall. Pati dito, kita. Malinis. And then, ito, napalitan ko na to noon. 2017 yata yun. Yung goma na yan. Pag tayo ay nag-convert ng EPS, susubukan natin gawin na yung cross joint. Para hindi na nadudurog yung goma. Cross joint na siya, matibay-tibay na siya, no? Itong mga bushing, tinan nyo yan, ha? Gawa-gawa na yung bushing nyo. Suspension arm bushing. Yan, upper suspension. Which is okay lang, kasi matibay din yan. Minsan nga, mas matibay pa yun sa nabibiling mga replacement parts ng mga goma. Yan ay galing sa mga gulong ng mga truck, yung mga gulong ng aeroplano, sabi nila, forklift. Yung solid na goma ba? Na sinihiwa nila yan. Shoutout kay Pops Edgar Bushing yan. Sila isa sa mga gumagawa yan sa Kalamba. Sa battery, wala tayong problem. Sa clutch, palit tayo. Kita nyo naman, yung clutch master niyan, old school pa. Pero yung brake master, bago na. Kaya kita nyo, maputi na yan. Tapos, maitim na maitim to. Bago na kasi yan, napalta na. Brakes, okay naman tayo. Malakas, apat. Wala naman leaks. Bago brake pads, bago brake shoe. Sa aircon system, alam ko gumagana ang aircon nito. Wala tayong poproblemahin. So, yan ang ating na-accomplish for today. Carburetor, i-overhaul ko yan mamaya. Medyo pupunta lang tayo sa shop ngayon. Update lang. Wiper blades, para hindi magasgas yung napakagandang windshield na walang scratch. Mapalta natin yan kasi malutong na. Wala na yan. Mahalaga yan, wiper blades. So, yan, yung may bangga dito eh. Sabi ni Tito, bumangga daw dito yung van. Or L3 ba yun? So, tibay, di ba? Isipin mo, malaking sasakyan bumangga dyan. Ito, nasa 150 lang naman side mirror niyan, yung parang flag. Pero mas maganda kung makakakuha tayo ng fender mirror na malaki dito. Yung chrome. Yun yung mga nakikita ko na mga maganda tignan sa crown eh. Sa interior, ay sabit na yung ano. Ah, yan. Okay lang. Kung napapansin nyo, sumasabit na siya ngayon dito, yun ay dahil naka-jackstand tayo. Na iba na yung tayo ng body. Pero okay lang. Kasi may kalog na yung bisagra niya niya. Ganyan talaga. Bukas tayo ng bintana. Yun o. Para sumingaw yung amoy. Old school. Okay. Ito, bubuhayin niya ng latero. Yung guhit niya. Ito yung maganda sa crown. Yung guhit na yan eh. Pag nahuli ang talas ng guhit niyan. So, may mga malilit pa tayong gagawin. Contact point, syempre, gawin na rin natin brand new. Dahil alam mo naman, bago na. You know? Brand new contact point. Nililiha yan eh. Pero mura lang yan. Madaling paltan, pati nga itong distributor cap eh. Para sa kuryente, ganito kasi yan, pag nagko-condition kayo. Sa kuryente, make sure nyo maganda lahat ng pyesa. Kung high tension wire yan, make sure mo hindi tumatalon sa gilid. So, kung spark plug yan, o rig ang ikabit mo dyan para talagang matagal ang buhay. Kung yan ay contact point, palitan mo na ng bago. Murang-mura lang yun. Wala pa yung 200 yata yun. Also, yung mga linya, kung sa fuel ka naman, sa kuryente, tapos ka na. Ignition coil, make sure mo rin na maganda. Ilang taon na ulit yan, pag yan inapaltan nyo yung mga sinabi ko. Sa fuel naman, fuel filter, make sure mo lang malinis. No? Mga hose, make sure mo lang na bago para yung biyak, hindi basta-basta mabibiyak yan sa takbo. Once na bumiyak ang hose, tapos tumalsik dyan sa distributor, sunog, parang Volkswagen Beetle. No? Ganyan yung mga nangyayari. Pag tumutulo sa yung carburetor sa distributor, masusunog. So yun yung mga nakita natin, mga nakaraan. Sa belt, kung tapos ka na sa fuel pump mo, tingnan nyo fuel pump nito. Orig pa to mga kaibigan. Sinauna pa yan. Mechanical pump. Hindi na yata to orig eh. Kasi Kyosan. Kyosan Denki. Pero doon sa listahan ni Tito, matagal na rin ito. Matagal na. Hindi siya kagaya ng mga electric fuel pump na minsan 2 years, 1 year.
Kasi nga electronic yun. Ito mechanical to. Repairable. Tignan nyo, may mga tornilyo. May mga diaphragm yan. Pwedeng i-repair. Pwedeng linisin. Starter mo, make sure mo lang makapalang carbon. Pag makapalang carbon yan, maganda lahat ng hinang sa loob. Antagal niya bago ulit magka-problema. Groundings. Diba? Sa fuel filter, fuel pump, fuel hose. Yan. Gawa ka lang checklist. Radiator hose, upper and lower. Pag napalta mo yan, mga bypass hose. Okay ka na dyan. Safe ka na. No, yung the rest ay mga minor-minor. Dito kasi sa engine yun, yung mga binanggit ko. Air filter. Ito naman, mechanical fan. Yung mo na kailangan intindihin. Bakal yan, oh. Hindi siya yung nababasag kagaya ng plastic. Pag may umipit na pusa, basag yun. Ito, pag umipit ang pusa, aray. Alam mo na. Parang chinap-chap. Anyway, yun lang. Tapos na muna tayo ngayon. Punta na tayo sa shop kasi may bisita tayo ngayon dun eh. Okay? Bukas ulit. Bisita lang kayo sa page natin. Pwede kayong mag-like and follow para lagi kayo updated sa mga posts natin. Sharing, sharing. Bye-bye.